showbiz fanatics, attorney ni Mr. Alden Richards. Aba, may kakasuhan. Sino nga ba ito at ano nga ba ang dahilan? But before that, kung hindi ka pala subscribe sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago natin simulan ang ating mga updates ngayong araw, ay nais ko po munang ipaabot ang aking pasasalamat sa lahat po ng mga true-blooded Aldab Nations na lagi pong nakaantabay at laging nakasubaybay sa lahat ng ating mga updates. So dahil dyan, magbabasa po tayo ng inyong mga komento. Ayan. So babasahin natin ang komento po ninyo at ibibigay ko naman ang aking opinion patungkol sa mga komento ninyo. Sabi ni Ma'am Shinori Hupista, tama di ba na guest si Aubrey Mal sa Eat Bulaga? 2021 ba yun? Topic nila tungkol sa mga artista na tinatago ang anak ni Aubrey ay binata na ang anak bago isinapubliko. Marami yun sila eh. Kahit sa FPJ, excuse me for mentioning him, di ba na vulgar lang na may anak siyang babae si Lobby Fo? Nang nga noong tumakbo si FPJ pagka-president doon sa Cagayan de Oro, na vulgar kasi may nagtanong, si, sabihin ng chismis pero CDO po talaga. Marami dyan mga artista na celebrity and batong CDO ni ma'am. Dya ang mga artista na tinatagong may anak sila pagkadalaga. Totoo po, this is gonna be a real talk. Real talk po ito na sinasabi na talagang may mga artista po talaga na hanggang ngayon ay talagang itinatago po nila yung kanilang mga anak na silalabas na lang nila kapag po ito ay ano na nasa tamang edad kasi meron silang personal na dahilan. Una, ayaw nila na parang maging talk of the town or maging laman ng social media yung kanilang anak kaya they make it a point na talagang tinatago na lang nila. Pangalawa, meron din po kung ano diyan eh, meron din pong pagkakataon na ayun po ay desisyon naman ng kanilang mga manager or management. Kasi for example po, ang isang artista ay bata pa at nagkaroon ng anak. Hindi na po yan bibigyan ng mga roles na ano lang, very light. Talagang ilalagay na siya sa mas mature role kasi pinakita niya na yung anak niya. Kaya naman, ganun po yung ilan lang yun sa mga kadahilanan kung bakit may mga artista na mas tinatago po nila yung kanilang mga anak. So, salamat po Ma'am Shinori. Sabi ni Ma'am Shiji, Di Kapuras, di na bago yung itambal si Alden sa iba kasi si Shanti pumirma na sa Kapuso, isang network sila sa lalaki. Si Alden naman talaga sikat sa GMA kaya itambal na nila yan. Kahit sinong pwede, ayaw naman kasi ni Main pumirma sa GMA. Kung pipirma yan, sigurado may project na sila ni Alden. Kaya di dapat sisihin si Alden o GMA. Bawat network may rules. Dapat ibang fans nakakaunawa. Ganyan sa showbiz. Opinion lang, which is true, daba, diba? Kasi hindi naman natin pwedeng sisihin si Alden even ang kanila pong network kasi nga naman lang nga naman kumuha pa sila ng ibang talent na hindi naman nila whole na makukuha yung kanilang commission out of that talent, diba? So kung sino po yung talent nila na alam nila talagang may potential, yun po yung kukunin nila kaysa naman kukunin nila yung ibang talent na hindi naman nila buong makukuha yung kanilang parte. So yun po yung insan isa sa mga kadahilanan. So it's all about the money pa rin. Sabi ni Nanay Meli Maningas, hello Miss Tareds, dapat wag pumayag si Alden, ipaglaban niya si Main. Diba may sarili na siyang production, dun na lang siya mag-focus at sila ni Main ang gumawa ng movie or concert or teleserye para sa mga Aldab Nation at magkasama sila ni Main. Ayan. Naman po isa sa mga suggestion or suggestion ni Nanay Meli na kung maaari ay si Alden Richards nga daw po ang gumawa ng paraan para po magkaroon sila ng movie together or concert together or teleserye together. Kasi kung tutuusin naman, kaya naman ni Alden Richards na mag-produce ng sarili niyang movie. Kung concert nga eh, na napakalaki po ng gastos dahil talagang sasabihin na natin na million din po ang ginagastos sa concert ha, hindi ganun-ganun yun. Pero nabibigyan niya ng justice. Ito pa kayang sarili niya, diba? So yun yung pinupunto ni Miss ni Nanay Meli Maningas. Sabi ni Ma'am Shilili
Diodinos, Ma'am Darids, mayroon pang gagawin si Alden at si Kat, kaya kunyari break na si Kat at Daniel. May gagawin silang movie, nakakalungkot lang na sana Main at si Alden na, pero bingi ang management. Ayun. So, meaning to say, sinasabi ni Ma'am Shidelia Dinos, pero ano po ah, wala pa pong inilalabas na balita patungkol dyan na magkakaroon ng movie together si Miss Catherine Bernardo and Mr. Alden Richards. Hindi lang natin, pero alam ko po na yung pinakita or mga nababalitaan natin na parang nagkakaroon ng problema ang Katniel, eh hindi naman daw po ganun kaseryoso yung kanilang problem. Parang nagkatampuhan lang sila during that time. Kaya po kumalat yung mga videos na parang hiwalay na sila, hindi na sila ganun kaklingi. Pero after no, nagbakasyon pa po sila sa isang province po dito sa Pilipinas. Kaya naman nakumpirma na hindi totoo yung chismis na magkahiwalay sila. So, salamat po sa inyong mga komento. Please comment down below sa ating comment section dahil napakahalaga po ng inyong komento sa channel na ito. So, huwag nyo pong kalimutan na ilagay dyan sa ating pong comment section. Ayun. So, ngayon, pag-usapan natin ito dahil meron po kasing meron pong isang balita na nakarating po sa atin at base po sa ating mga nabasa at sa lahat po ng mga na research po natin na meron pong ilan sa mga bashers at ilan po sa mga talagang masasabi nating namumuro na kay Alden ay ididimanda na. Kumbaga itong si Alden Richards ay kumonsulta na po ng isang attorney, which is si Attorney Ralph ang kanyang buong pangalan, Attorney Ralph Kalinisan. Yon, if you remember, isa po yung magaling na attorney at ito po yung kanyang nilapitan ni Mr. Alden Richards para po dun sa mga bashers na nagpapakalat ng mga maling balita. Sabi niya, saan kaya napupulot ng mga bashers ang mga akusasyon nila kay Alden Richards? Yun po yung kanyang kanyang interview. Dahil lang sa mga photo na lumabas na kasama niya ang mga fan niya or Aldab Nation ay kung ano-ano na ang binabato sa kanya. Kasi if you remember, di ba, nagkaroon po ng grand na pagtitipon ang lahat ng Aldab Nations at doon po ay naglaan ng oras si Mr. Alden Richards para po makisaya at talagang mag-appear doon dahil yun lang naman talagang kaligayahan ng mga supporters, ba? Diba? Imagine, inakusahan nila si Alden na may pakana o pinansi raw ng mga maingay na Aldab fan ngayon. Oh my G! Parang sinasabi nila na naganap yung pong event na yun into the expense of Mr. Alden Richards. So, sinasabi po nila na kaya daw nangyari yun, na which is nag-viral dahil sinasabi nila na kulto na daw ang Aldab at chuchu, mga gano'n. Na ngayon parang tuksuhan na lang talaga ng mga Aldab Nations kasi in reality, hindi naman talaga totoo yun, di ba? Kaya pala tahimik, sabi, ito po yung akusasyon sa kanya. Kaya pala tahimik mga Marcy, si good boy ko, no? Siya pala ang pinanser ng mga kulto. Sabi ng source, it is his only way to maintain his so-called fame. Diyos ko, napakasakit naman sa tenga pakinggan itong sinasabi niya, no? Alden financed this group para paingayin siya kahit sino pa ang masagasaan. Sa manager pala ni Alden, galing ang anak issue. Sabi ng Twitter account na si Chuck Apuso PH na sabi-sabing basher nga raw ni Alden. Oh my God! Naku, kaya naman pala, sobra naman pala yung kanyang yung akusasyon na sinasabi niya na si Alden Richards ang nag-finance. Eh samantalang ang katotohanan niyan, Alden or Miss True-Blooded ADN po mismo ang nagpinansang lahat ng yan. Aldab Nation po ang gumastos niyan para po matuloy yung event na to. Siyempre, hindi pumayag ang mga fan ni Alden sa paninira sa kanilang idolo. Bakit ka galit na galit kay Alden? Inaano ka ba niya? I-promote mo na lang gusto mo. May kanya-kanya silang buhay. Ayaan mo na si Alden. Hindi ka makamove on, sabi niya. Fabricated lang ang balita mo. Tanga lang ang maniniwala sa'yo. So dahil doon, may mga nagbayo rin sa Twitter account na yun na kung hindi i-delete ang mga akusasyon sa tweet niya kay Alden, ay baka kasuhan siya ng kampo ni Alden. Strong advice. Ito po yung sabi ni Attorney Ralph Kalinisan. Delete your post, stop whatever it is you're doing, sabi ni Attorney Ralph. How I wish that some of my fellow Alden Richards fans get to admit the fact that Alden and Maine are real couple. If they truly
respect their idol, they should allow Alden and Main to live their respective to live to their own lives. Yun po yung isa sa mga sinabi ni Attorney Ralph Kalinisan. Pero dahil po dito ay talagang hindi niya tinigilan yung bashers ni Mr. Alden Richards. Ito po si Chaka Puso PH. Hanapin niyo po yan sa Twitter account niya. Dahil siya po talaga yung talagang number one basher ni Mr. Alden Richards. And I don't know bakit niya ginagawa to, ba? Diba? Number one, dahil magalit siya kay Alden. Or number two, naiinggit siya kay Alden. Or number three, pakana din ito ng kanyang management para talagang mas pag-usapan at mas umingay pa yung pangalan ni Alden Richards. At kaya naman, talagang very strong si Attorney Ralph Kalinisan na maaari niyang kasuhan ito pong tao na to na talagang naninira kay Alden at kay Maine at sa Aldab Nation. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe for more updates. Thank you for watching, guys. God bless everyone.